Sala na mga Espiritu Santo. Amen. Sumayo ang Panginoon. At sumayo. Mga kapatid, sa mga napagdaliwang ito, ang unang misa natin para sa taong ito, 2017, pinilangan natin sa Rambanambong Kapag ang ating mga pagpapasalamat sa nakalipas na taon, 2016. At tinigin namin na tayo gabayan sa bagong taon na ito, 2017. At upang maling karapat dapat tayo gumanap, pagsisiyan natin ang ating mga kasalanan at mga pagkakulang. Inaamin ko sa mga kapatid ng Diyos at sa iyong mga kapatid na lumago at pasala sa isip, sa sagawa, sa nawa, at sa aking pagkakulang. Kaya sinasabi ko sa mga kapatid ng Maria, sa lahat ng mga anghel ng Panginoon at sa iyong mga kapatid na ako'y pagalangin sa Panginoon ng ating Diyos. Tawag tayo ng mga kapatid ng Diyos, magawalin tayo sa aming mga kasalanan at pagtubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Please repeat after me. Ama naming makapangyarihan. Ama naming makapangyarihan. Diwanagan mo ang aming kalooban. Sa sinag ng iyong karikta. Sa sinag ng iyong karikta. Upang manutuhan namin. Upang manutuhan namin. Sambahin ang manunulos. Sambahin ang manunulos. At mapakinabangan namin. At mapakinabangan namin. Ang kanyang kalooban. Ang kanyang kalooban. Sabagat siya ang mamamagitan. Sabagat siya ang mamamagitan. Kasama ng Espiritu Santo. Kasama ng magpasawala ng mga tao. Magpasawala, magpasawala. Amen. Magsipo ko. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, sino ang makapagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalatayang si Jesus, ang anak ng Diyos. Si Jesucristo ang nagpalita sa sanlibutan. Binigyan sa tubig at nagbubo ng kanyang dugo sa kanyang kamatayan. Hindi lamang binigyan niya gan sa tubig, kundi nagbubo pa na kanyang dugo. Ang Espiritu ang nagpapatotoo tungkol dito, sapagkat ang Espiritu ay katotohanan. Tatlo ang nagpapatotoo, ang Espiritu, ang tubig, at ang dugo, at nagkakaisa ang tatlo ito. Tinatanggap natin ang patotoo ng tao, ngunit lalo matibay ang patotoo ng Diyos. At iyon ang patotoo ng Diyos tungkol sa kanyang anak. Ang sino mang nananalig sa anak ng Diyos ay naniniwala sa patotoong ito. Ngunit, ang ayaw maniwala sa Diyos ay ginagawang sinungaling ang Diyos, sapagkat hindi siya naniniwala sa patotoo nito tungkol sa kanyang anak. At ito ang patotoo. Ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan at ito'y makakamtan natin sa pamamagitan ng kanyang anak. Ang pinananahanan ng anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ngunit, wala nito ang hindi pinananahanan ng anak ng Diyos. Isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayo'y mananalig sa anak ng Diyos
Ginagawang matahimik niya ang mga hangganan mo. Bibigyan ng kasiyahan sa kaloob ng mga. Kung siya ay nagkukutos, agad itong matutupad. Dumarating sa daigdig na hindi na nagdudulat. Purihin mo, Jerusalem, ang pangang matutihin. Kay Jacob niya ibinigay ang balita at pag-ibig. Ang tutulit mga aral ay binibigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa. Pagkat hindi nila batid ang utos na itinanggap, purihin ang Panginoon. Magsitayo pa ang mga. So bahagi ngayon para po sa taong ito, 2017.
na inilulog natin, hindi sa lahat sa pagkakasalamat natin. Sa kapanahonan ng Kapaskuhan, tayo nagpapasal sa pagkakabangit. Isinilang si... Sino ang sinilang? Si Jesus. Dahil siya ang tagapagligtas. So tayo nagpapasalamat sa biyaya na ipinagkaloob sa atin ng Jesus sa pamagitan ng kanyang pagsilang. Tayo ay kanyang sinagip mula sa pagkakasala. Binayaran niya ang aming pagkakautang. At ipinagkaloob niya, tulad na ipinahayag ko rito sa ating unang pagbasa, ay ang bilang kaganapan po ng ating Ebanghelyo, tulad po si Ebanghelyo ni San Marcos na alin, na ito, sabi ni Juan Bautista, ito ang hinihintay ng Israel, ang hinihintay ng Mesiyas, ang hinihintay ng magluligtas sa kanyang bayan at sa loob sa katauhan, sa Jesus. Na ang dulog niya ay alin? Higit sa lahat, walang maming kalimutan. Ang dulog niya ay ano yung binibigay ng ating pananampalataya kay Jesus? Ano yung binibigay ng ating pananampalataya kay Jesus? Anong makakalit tayo? Kapag tayo nanalig kay Jesus, ano? Maging magandang babae? Hindi ba binigay ng Diyos? Ha? O maging magandang lalaki? Okay, bumili na lang kayo ng beauty products. No? Hindi yung binibigay ng Diyos. Hindi na malugan na kapag iso ang palataya na sa Diyos ay kayo ay gaganda o pogi. Hindi na ano yung nais na ibigay ng Diyos. Ay hindi sila tayo namin kalimutan ay walang iba. Ano yung binibigay ng ating pananampalataya? Sino may alam? Ano yung binibigay ng ating pananampalataya? Kay Jesus. Anong pinagkakalawa ng ating pananampalataya? Ano? Yun. Buhay na walang hanggang. Pakailan na ako. Isa pa nga ako. Walang pangalan. Huwag niyong kalimutan. Buhay na walang hanggang. Eternal life. Yun ang binibigay ng ating pananampalataya kay Jesus. Ang buhay na walang hanggan. Hindi binibigay ng Diyos na ha? Kapag sa mga palataya na ito, kayo may ayaman. No? Hindi. No? Hindi yun ang pinanako ng Diyos. Na kapag sa mga palataya na ito sa Diyos, kayo may ayaman. Kailan pa na hindi ko nanako ng Diyos? Ang hindi ko nanako ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Ang aming pananampalataya sa pananampalataya na may pinagkakaloob sa atin, hindi para kayo may maging matalino. No? Kasi pangakala nito, kaya ako nababalik kay Jesus, para ako maging matalino, maging magaling. Hindi. Yung pray maling pag-aala. At huwag kayong maniniwala na kapag sumabi kayo sa kanilang sindahan at kayo ay magiging matalino, kayo ay dapat ng lalaki, kayo ay magiging magandang babae, o kayo ay yayaman. Hindi yun ang pinangako ni Jesus. Ang pinangako ni Jesus ay buhay na walang hanggan. Eternal life. In short, ang pinanaw ng Jesus ay ang lang. Ang lang. Hindi ang langit sa lupa. Kasi kung hindi na sinasabi ng iba, dito sa lupa ay hindi langit. Hindi yung pinanaw ng Diyos. Ang pinanaw ng Diyos ay yung langit. Asan ang langit? Kung nasa harap ng Diyos. Naroon ang langit. Yan yung kaligayahan, walang katapusan. Bakit? Dahil kapiling natin ang Diyos. No? Yan ang ipinangako ng Diyos sa atin.
Kaya tayo na nanalig kay Jesus, ang buhay na wala ka. At sa ako, kung makita niya po yung kadakilaan na ito, na ito nagkakalusan sa bagat, ito yung biyaya na hindi natin kumisa na mabigyan ng kansin. Kasi yung magiging pamantayan na ipinapahayag natin dito ay na yung pangailangan natin sa nangyayon na ito. No? Yung maglaro, mag-computer, manood ng sinoy, mag-punta sa ugat ng lumang, yun ang bahay ng buhay. Pero, huwag natin kalimutan na yung ipinangako ng Diyos sa iyo, buhay na walang hanggan. Yung mga bagay na nabanggit ko po sa iyo, pwede natin makalutot sa ating pagsisikap. Pero yung buhay na walang hanggan ay walang ibang pwede magbigay sa iyo. Walang pwede magbigay sa iyo. Tanging sa Jesus lamang ang pwede magbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Hindi niya magatanggap dahil sa tayo ay malaki ang sugo. Hindi. Hindi niya makakaroon ng buhay na walang hanggan dahil sa tayo ay mayaman. Maraming pera ngayon dati at marumami. Hindi. Tanging si Jesus lamang ang makapagbibigay ng buhay na walang hanggan. At saan po makita po natin na? Saan po makita natin na ano yung kahalagaan ng buhay na walang hanggan? Ang makasama ang Diyos. Yung sarap na makasama ang Diyos. Sana po maramdaman natin yung sarap na makasama ang Diyos. Katulad ng sarap na nais nating makasama ang ating mga mahal sa buhay sa daigdig na ito. At sabi mo ako sa pagkakataon nito, tayo nagpapasalamat sapagkat ngayon ay unang misa natin sa taong ito ng 2017, na alin ang kahit na dito sa lupa ay nakakasama natin ang Diyos. Saan? Sa banal na pagdiriwang ng misa at sa banal na komunyon. Kahit saglit lang. Sa buhay na walang hanggan, ay katawagin natin, wala ka na po sa iyo, makasama natin ng Diyos. Kaya, makakalit na natin, kapag tayo na makalimba. Yun ang ating panuguan. Pero dito, sa banal na pagdaliro ng misa, nakakasama natin ng Diyos kahit sa tutla. Sana rin po maramdaman natin. At matutunan natin ang kaligayahan kung ano yung kahulugan at biyaya na makasama natin ang Diyos. So, yung patuloy natin pagyaya, kung kayo ay nakapag-force ko ninyo na at wala naman kayong kasalanan malaki, ibig sabihin ng kasalanan malaki ninyo, hindi kayo lumabag sa sampung utos ng Diyos, ay kayo na niya palagi na rin tumanggap ng banal na komunyon. Dahil ang tinatanggap ninyo ay sino? Sino tinatanggap ninyo sa komunyon? Si Jesus, ang ating tagapagligtas. Ang Diyos na makakasama natin sa buhay na walang hanggan. Kaya bahagi ito na ipinagkakaroon sa atin ang buong kapal na kung walang hanggan sa
talaga namin pwedeng malingan lang para hindi natin matagal ang komunyon. Una, sabi ko nga, ano man lang para hindi kayo matagal ang komunyon? Ano man lang? Kapag kayo ay may kasalanan malaki. No? Yun ang isang dahilan. Kapag may kasalanan malaki, huwag tatanggal ng komunyon. Ano ba yun? Kapag may kasalanan malaki. Para makatanggal ng komunyon, ano ba yun ito? Para makatanggal ng komunyon, ano ba yun ito? Mga bata? O yung mga hindi na bata, mga dalagang binata. Ano gagawin niyo kapag may kasalanan malaki? Ano gagawin ninyo para makatanggap ng komunyon? Yun, mag-uumpisal. No? So, yun yung isang handa. Kapag may mortal sin, no, masalamang malaki, pangalawa ang handa na lalo. Para hindi makatanggap ng komunyon, ano yung pangalawang handa? Yun, kayo kumain at uminom malibang ng tubig. Gano'ng matagal bago magkumunyon? Kayo kumain o uminom malibang ng tubig. Uminom kayo ng soft drinks. Uminom kayo ng ice tea. Gano'ng matagal isang oras kayo hindi kumain o uminom malubang ng tubig bago magkumunyon. Para mahinda natin mga minsan, kaya pinagkagawalan tayo ng kumain kasi kung isa may chewing gum ay ba, pagkain pa rin yun. No? May bagay pa rin na ibinahayan, kaya hindi dapat mag kumunyon kung kayo ay nakakain o uminom ng anuman, ng kamaliban ng tubig, isang oras bago magkumunyon. Pero kung wala rin dalawang handa, ay tumanggap kayo ng banal na kumunyon. Bakit? Kasi nandun sa Jesus, kasama niyo si Jesus. Yun ang ibig sabihin ng langit, kasama ninyo si Jesus. Bagaimana kung langit ay darating pa, hindi namin alam kung kailan. Pero kahit na nagulupay tayo dito sa lupa, kahit sa lupa, ay maranasan natin ang langit sa banal na kumunyon kasi kasama natin si Jesus. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos na maraming tao na ipinagdiriwang natin ngayong Pasko. Ipinagdiriwang ngayong iskasama natin sa Jesus na ipinanganak sa sabi-sabang para ilintas ang sangkatauhan. At inclusive mo, ipangalala ako ngayon ko ipinagdiriwang ninyo natin ngayong taon na ito, ang 100 years of the Fatima apparition. Isang daan taon mula po na nagpakita ang mahal na Virgen Maria sa Fatima. At yung kanyang paglala ng Mutusin Trejo, isa doon sa kanyang tatlong paalala, ay ano yun? Tumanggap ng komunyon kung maaari. Yung pangyala ng mahal na Virgen Maria ng Fatima, 100 years, that is 1917. Ewan ko lang kung mayroon pang nalubuhay na isang taong taon. Pero ito yung maraming sinang pinalalim na kumahari ito magkat ng kumunyon araw-araw.
pangyayang ng mahal na Birhen ng Fatima sa tatlong bata na sila Francisco, Maria, Luisa, na kung saan ay pinagpakitaan ng mahal na Birhen Maria sa Fatima. So, okay, patuloy na ito na pamaniko sa bawat isa sa atin. So, pero, mas maganda, makapagpun sa tayo araw-araw, pero hindi ba, kung sana po, every man lang, ito, first Friday, at every Sunday, ay tanggapin natin si Jesus sa dalawa sa kamento sa altar. Kaya wala sa pagpunan ang gumawa ng kasalanan. At huwag tayong kakain o uminom balitan ng tubig isang oras bago magkumunyo. Parang pakinabang natin na ito. Ito pa rin lang ang makasama at Diyos. At dinapuntan natin sa loob ng pagdiriwang ng misa. Sitayo po ang lahat, panalangin ang bayan. Sabi niya ang mga susunod ng korban na pinaalala sa amin ng aming sa iyo. Sabi niya kung saan ginawa tayo ang mga anak ng Diyos. Kaya matatawag natin na ba ang Diyos. Lumapit tayo ngayon sa kanya habang sinasabi natin, Diyos na aming Ama, malungkot ka nawa sa akin. Pakiulit, Diyos na aming Ama, malungkot ka nawa sa akin. Ang bayan ng Diyos na ay maging malinis sa binyag upang magtamasa ng kalayaan at dignidad bilang mga anak ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na aming Ama, malugod ka nawa sa amin. Ang kalayaan at karangalan ng bawat mamamayan naway pangalagaan at igalang ng bansa sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga programang mag-aangat sa kalidad ng buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na aming Ama, malugod ka nawa sa amin. Ang mga pamilya at mga pamayanan naway tunay na maranasan ang kanilang pagiging isa sa pamamagitan ng kanilang buhay at pagpapahayag ng pananampalataya.
Diyos na aming Ama, ginawa ang aming mga tagapagmana na iyong kaharian sa pamagitan ng Yesus na iyong anak. Loobin mo na sa panalangin namin para sa isa't isa ay manahin namin ang kaharian niyo. Iyon, kung saan ikaw ay nagubuhay na nahari, magkasawa ng Diyos. Amen. Magsipo, pag-aaral. Yung pong mag-o-offer. Magsitayo po ayo. Manalangin kayo mga kapatid ng mga pagkahari ng ating kaligtasan ng Diyos sa mga pangyayari. Tanggapin mo ang Panginoon kung pagkahari sa umang kumay sa kapulungan niya ang karangalan sa ating kapakintangan at sa buong sa bayanan niya ba. Please repeat after me. Ama namin lumika. Tanggapin mo ang aming hinihiling ng mga alay upang ang pag-ibig mo aming ipinagdiriwang ay siya namin ngayon mapagsalusaluhan sa pamamagitan ni Jesucristo. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang ka.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong aming Diyos. Para ang maraming magkapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa umagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, dating lingin sa amin ngayon, naging ayan na kapili. Dating kapili mo ngayon ang kapwa namin sa amin ay isama siyang mabuti. Upang sa piling mo ay may kampot niya kami ang isang katawan na bali sa iyo noon, ay kanyang ipinigusan mo din sa iyo ngayon. Upang ang namin sala ng isang limutan ay magkaroon ngayon ng bagong kaayusan. Kaya kalisa ng mga anghel na nagsisiawin ng papuro.